Miss, kumusta tayong lahat ngayong araw na to? So, nandito na naman ako ulit. So, meron na naman ako kukwento sa inyo. Ito ay about naman sa aming pag-a-apply ko, paano kami nag-apply sa papunta ng Europe, kung magkano nagastos namin. So, ikukwento ko lahat dyan sa inyo, guys. So, dyan lang kayo. Keep on watching, guys. Hi guys, nandito na ulit ako. So, ayun nga guys. So, ang ikukwento ko sa inyo ngayon is about dun sa aming pag-a-apply papunta ng Europe or pag-a-apply namin papunta ng Poland. So, ayun nga guys. Bali, ang pag-a-apply namin, yung mga kinailangan namin i-prepare bago kami nag-apply guys is number one is yung passport. So, number two, yung kailangan namin na i-prepare. So, halimbawa guys, yung passport nyo is kailangan po validity yung passport mo ng 1 year. Halimbawa, pag ma-expire na yung passport mo ng 6 months before. Halimbawa, nag-apply ka ngayon, di ba? Nag-apply ka ngayong month of, ano bang month ngayon? February, March. So, kailangan yung passport mo po ay 6 months. Halimbawa, March, April, May, June, June. Bago po siya ma-expire, kailangan meron siyang valid siya ng 1 year. So, kailangan, sa bagay, dito naman po kasi sa Taiwan, 8 months before or 6 months before, kailangan i-renew mo na yung passport mo. Kasi yun po ang ano dito, pagka yung, ano na yung malapit ng ma-expire. So, kailangan po na i-renew mo agad. Halimbawa, hindi ka pa naka-renew ng, ma-expire siya ng Katulad kasi yung akin guys, expire siya ng October, nag-renew ako ng May. May ako nag-renew. So, lang naman, madali lang naman, mga wala pang wala pa isang buwan, okay na ulit. So, and then guys, kailangan yon ay, kasi nga kami, hindi kami dumaan ng agency dito, so direct kami from dito on Taiwan, papunta ng doon mismo sa Poland. So, ang kailangan namin guys is passport nga number one. Then, kailangan ng ng iyong CV or iyong biodata. Kailangan passport, biodata. Then, yung ARC mo, yung ARC nyo dito sa Taiwan, kailangan po yan. Bali, yung kailangan po na valid din po ng 1 year pag ikaw ay nag-apply. Doon kasi po medyo matagal ang apply, lalo na po pag direct po medyo matagal po ang apply. So kailangan po na valid ang ARC mo ng 1 year. Ibig sabihin yung ARC, so ipapakita ko po dyan sa kung yung ARC natin. And then kailangan din po yung, 'di ba? Halimbawa nag-apply ka nga ng passport, so kailangan po ng yung dati mong passport, i-scan niyo rin po 'yon para i-scan nyo po yung lahat papunta doon sa agency sa Poland. Kasi nga po, direct po. Ayan, sabi ko nga, i-scan po natin yun ang passport, ARC, saka yung po ating resume na and i-scan po natin yan lahat dito sa 7-Eleven papunta doon sa agency or doon sa ating pinag-a-applyan. Kasi nga po, direct. Then, ano pang kailangan? And then, yung pong employment certificate. Number one po yan. Kailangan po ng employment certificate galing sa amo mo or galing sa pinagtatrabahan mo na factory. Kung ikaw ay factory, kailangan po yan. Yun lang po ang aming inihanda na na kinailangan. So, resume, passport, the ARC, yung iyong employment certificate. Yan po yung yung inihanda namin nung kami ay mag-apply papunta ng yun lang po yung inihanda namin. Then after po noon na may scan namin lahat, pinasan po namin sa doon po sa aming agent. And then yung agent po namin, meron po kasi kaming agent, dumaan kasi kami mismo ng agent. Hindi po kami nag-direct or talaga agent, yung agent po namin ang nagpapasa doon sa company na aming pinag-a-apply or dun sa agency sa mismong Poland. So, and then
After, nagpasa po kami, medyo matagal po to. Medyo matagal po ang nangyari sa apply namin ng asawa ko papunta doon. Kasi ganito po nangyari. So, ito po, sabihin ko na rin po sa inyo kung magkano yung nagastos namin papunta doon. Papunta pa lang. Papunta pa lang po kami. Kasi as of now, guys, ang asawa ko nakapag-appearance na siguro mga second week of March makukuha na niyo yung kanyang visa. Then ako guys, siguro, sana po guys, ma-draw na yung pangalan ko para makasama na din ako. And sana po ay magkasabay kami ng asawa ko papunta doon. Pero pray ko po na sana talaga. Pero kung hindi man, magkasunod lang naman po kami. Yon. And then guys, yung amin pong nagastos, kasi nga po may agent kami, is kami pong dalawa is sa peso po is 150,000 sa peso. Yun po yung nagastos namin na sa peso. And then, so, ayun nga guys, nag-apply kami ng month of July, August. Ipinasa yung mga papel namin. Nagpasa kami pala sa agent namin ng ganong month. Pero, nalaman ko po na ipinasa pala yung papel namin ng hindi agad-agad doon sa agency. Kaya, medyo natagalan po kami. Pero, okay naman guys. Kahit na medyo natagalan, at least, kahit matagal, at least, ang sa amin naman is yung kami ay makakaalis. And then, yun, July, diba? August, September, October, November, December. December pa po tumating. Sabi ko nga to sa mga nauna kong vlog. So, yung updated na ng visa na asawa ko is, December dumating ang kanya, then sa akin po is nitong February. February lang dumating yung sa akin na work permit. Pero okay lang naman po. Medyo talagang natagalan kasi September lang daw pinasok. Yun po ang sabi ng mga tao dun sa sa agency, September daw na ipasok yung aming papel. Or siguro September or October. Basta yun ang sabi nung nakausap ko mismo. Pero okay naman. Okay lang din kasi please okay naman. Itong mabilis naman ako pinasok agad ako nung mga tao dun sa agency sa pagpapaano ng visa para mapabilis nga. So, kahit ganun, medyo mabilis naman nangyari sa asawa ko kasi after nang maipasa, mga dumating permit niya, maipasa yung registration niya for visa is dumating agad yung kanyang visa appearance. So, okay naman din. And then guys, bali guys, doon din nga. So, ako for waiting pa ako. So, doon sa mga magtatanong guys, kung gusto nyo mag-apply, i-PM nyo lang po ako, ilalagay ko po sa description box yung aking Facebook account. Pwede nyo po akong i-add or pwede nyo po akong kausapin kung paano talaga. Katulad nga po ng sinabog ko na yung pagpa-process, scan po lahat ng documents natin, scan po lahat ng ating mga papers para sa for apply. And then yung magagastos po natin is yung katulad ng sinabi ko po kanina. Yan, tapos update ko po kayo kung kailan kami makakaalis and then kung kailan ako mag-appearance. So, ang asawa ko po is nag-appearance na as of now. Nag-waiting na lang po siya na lumabas yung kanyang visa. Basta update po kayo, i-update ko po kayo tungkol dun sa akin. Medyo natagalan, pero okay lang po na medyo matagal. Kaya namang mag-intay. Saka, meron pa naman kaming natitira na 1 year dito sa Taiwan para mag-stay kami dito. Kaya lang, ayun nga, blessed pa rin kasi nag-apply kami ng medyo maaga. Ayun nga lang, medyo natagalan din. Pero, okay naman. Ayun. At least may trabaho naman po kami dito kahit medyo matagalan yun. May trabaho naman kami, kumikita naman kami. Kaya, walang hassle, diba? So, blessed pa rin, diba, kami guys. So, basta abangan nyo yung update ko sa inyo halimbawa, mayroon din ako sasabihin sa inyo kung ano yung mga question na itatanong sa akin pag ako ay nag-appearance na. Ikukwento ko yan sa inyo. Yeah, ikukwento ko sa inyo lahat guys kung ano yung mga tanong sa akin para may idea naman kayo. Pag halimbawa kayo ay nag-apply, kayo ay nag-appearance din, so meron kayong iano. Ikukwento ko yan sa aking mga susunod na pag-usap natin, sasabihin ko yan sa inyo lahat para meron kayong idea guys. Dati guys, ang aking binablog is about dito sa Taiwan. So, nandito pa naman kami sa Taiwan ngayon. Kaya lang,
ito lang, isasabihin ko sa inyo kung paano yung proseso na ginawa namin. Yun nga, sinabi ko na kayo na yung proseso na ginawa namin, paano kami nag-apply at kung magkano yung aming nagastos papunta. Pupunta pa lang. Yan guys. Pupunta pa lang. So, ayan lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea. And then, kung kayo may mga tanong guys, ano lang kayo sa akin. Ilalagay ko yung Facebook account ko dyan sa description sa baba ng channel ko. And then, PM nyo lang ako kung sa mga gustong mag-apply, pwede ko po kayong tulungan guys. So, ayun lang guys. Bye-bye everyone and God bless everyone.